me, Elf, and welcome to our channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At bago natin simulan ng video ito, meron akong katanungan sa inyo. Gusto mo yan bang magkaroon ng YouTube channel? Gusto mo yan bang mag-upload ang mga videos? Well, panoorin mo ito hanggang dulo para hindi ka matulad sa akin. So yun na nga, nababasa ninyo sa title o kaya nakasulat dyan sa thumbnail na yun. Sadly, nawalan tayo ng ads at nawalan tayo ng partnership kay YouTube. So, kwento ko lang na mabilis, no? Way back 2017, nung nag-start akong mag-upload ng videos dito sa YouTube. Pero nung time na nag-decide ako na gusto kong mag-upload ng mga videos ko is wala lang. Parang gusto ko lang mag-video sa sarili ko, gusto ko lang magsalita sa harapan ng camera, gusto ko lang mag-upload ng mga videos, ganyan-ganyan, kung ano-ano pa. Wala sa isip ko noon na pwede ka palang kumita sa YouTube. Wala pa, hindi ko pa alam yung mga ganun-ganun. And way back nung panahon na nag-start ako, hindi pa ganun kahigpit si YouTube when it comes to monetization. Dati, sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali hindi sila particular sa subscribers ko, kilalang subscribers mo kahit 5, kahit 10, wala silang pakialam doon. Ang pinaka-concern lang nila, kailangan meron kang 10,000 views. Pag nag 10,000 views ka na, tsaka ka magkakaroon ng chance para makipag-partner kay YouTube para magkaroon ka ng mga ads sa iyong mga videos. Yun dati yun. Pero ngayon kasi medyo humigpit na kasi ang dami lang yung nagsulputan ng mga gumagawa ng videos, ang dami ng mga content creator na nagsulputan, lalong-lalo na ng pandemic. Medyo naghigpit sila ng kanilang requirements para maging partner ka kay YouTube. Ang bagong requirements nila is kailangan naka 1,000 subscribers ka, kailangan meron kang 4,000 minutes watch na sa videos mo ng mga subscribers mo and all that. Kasi dati yung 10,000 views, walang pakialam doon yung kung ilang minutes pinanood eh. Kahit 1 minute ka lang pinanood, basta may lumabas na 10,000 views, pasok na yun. Pero ngayon kasi yun na nga, nagkaroon nga sila ng konting medyo stricto kasi nagdadamihan na nga yung mga content creator, kaya siguro gumawa rin sila ng bagong policy na ganoon, kailangan mayroon kang 4,000 minutes, watch hours, and then 1,000 subscribers. And then doon ka lang pwedeng mag-apply ng partnership sa kanila, and at the same time, bibigyan kanila ng mga ads doon sa iyong channel. And doon nga, kapag yung mga subscribers mo, kaya yung mga viewers mo, pinanood ng buo yung mga advertisements na mga videos mo, doon ka makakakuha ng kita, doon kakikita sa mga ads. And sadly, last August, nag-email sa akin si YouTube. Actually, hindi naman nila basta-basta tinanggal yung aking partnership sa kanila. Binigyan nila ako ng parang ang tawag ito, parang grace period para maayos ko kung ano yung naging problema dun sa channel ko, na sinasabi nila na in 1 month, kailangan makapag-upload ka ng mga videos, in 1 month, kailangan ma-maintain mo yung threshold na kailangan natin para magpatuloy yung partnership mo. And ako naman kasi, nung time na yun, medyo naging busy ako. So, kasalanan ko din kung bakit nawala yung partnership tsaka yung mga ads ko. Kasi buhat nung pumasok yung year 2022, parang January or February lang yata ako nakapag-upload ng videos up until nung nag-email sa akin si YouTube na, oy, naging dormant na yung account mo, naging ganito na, hindi ka na nag-upload ng videos, kailangan continuous yung uploading ng videos mo, kailangan ganito-ganyan. And bibigyan ka namin ng 1 month kapag hindi mo na sunod kung ano yung requirements natin, tatanggalan ka namin ng partnership, pero pwede ka pa rin namang mag-apply as long as na pasok ka doon sa requirements natin. So, yun naman. Ako naman, hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin kasi nga busy ako. Mas nag-focus ako sa work ko, which is yun nga yung pag-EESL tutor, dahil hindi ko alam, parang gusto ko siyang gawin. Gusto ko siyang gawin compared doon sa
ano, pag gagawa ng mga content. Kasi sa totoo lang, hindi naman din ako ganun ka-creative. Hindi naman ako ganun ka-galing gumawa ng mga contents. Kaya kung ano lang yung pumasok sa isip ko, kung ano lang yung sa tingin ko na pwede kong i-share sa mga tao, yun lang yung mga ginagawa ko. Hindi ako nakikipagsabayan ng katulad ng mga challenges ng mga ibang content creator. Hindi. Kung ano lang yung sa tingin kong kaya kong ibigay, yun lang yung ginagawa ko ng content. And then, yun nga. Kaya nga, kung halimbawa ikaw gusto mong maging content creator, kung gusto mong maging bahagi ng partnership ng YouTube, so yun lang namin kung kayang requirements na panibago, 1,000 subscribers and 4,000 minutes watch hours. And once na nakuha mo na yung mga requirements na yan, pumasa ka na, pasado ka na, pasok ka na, i-maintain mo yung YouTube channel mo para hindi ka magaya sa akin na, alam mo yun, nawalan ng ads, nawalan ng partnership. Pero, ang kagandahan lang kasi, yung requirements ko kasi, pasok na ako dun sa isa. Yung subscribers, pasok na ako dun. And then, yung 4,000 minutes watch hours ko, hindi naman totaling nag-zero. Kumbaga, parang nasa 3,000 plus yung watch hours ko ngayon. So, konti na lang din yung pupunuin ko para, alam mo, maibalik ko yung partnership ko kay YouTube para magkaroon ulit tayo ng ads. And at the same time, kapag content tayo ng mga videos na alam mo yung kahit pa paano merong ROI or return of investment. Kasi dati, nung nag-start ako ng pag-upload ng videos way back 2017, wala sa intention ko talaga na kikita. Kasi hindi ko naman alam dati na pwede ko palang kumita dito sa YouTube noon. Nakikita ko lang sa mga dati ng mga content creator na sinasabi nga nila na pwede ka nga daw kumita. And then, yun, nag-try ako. Tapos, nung time na nabigyan ako ng chance na magkaroon ng ads, na nabigyan ako ng chance na, alam mo yun, mabigyan ako ng partnership ng YouTube, doon naman ako naging busy sa ibang bagay na hindi ako nakapag-focus. Actually, kahit nung mga nakaraang taon, bibihira lang din ako makapag-upload ng mga videos. And yun, and kasi importante sa kanila yung continuous ng uploading ng videos mo para yung engagement mo doon sa mga tao, sa mga subscribers mo, tsaka sa mga possible subscribers mo, continuous din. Para kahit papaano, continuous din yung biyaya na matatanggap mo. Kasi ako, hindi naman ako ganun ka-particular na, kumbaga, yung iba kasi ginawa na nilang trabaho yung pag-YouTube sa akin, kasi hindi, kumbaga parang parang aking palipas oras, pag-share ng mga experiences, pag-share ng mga kung ano-ano na pwede kong maibahagi sa inyo, ganun. Yun lang naman kasi yung intention ko ng time na yun. Pero nung time na nawala yung partnership ko, dun ko naisip na, ay sayang, lahat ng hinayang talaga ako, kasi ayun na eh, nandun na yung kikita ka na, meron ka ng, kumbaga parang naka-level up ka na, tapos biglang mawawala din sa'yo kasi sa kababayaan mo, kababayaan ko pala, dahil nagpabaya naman talaga ako, kaya ngayon nagtatry akong, alam mo yun, mag-upload ulit ng mga videos para kahit pa paano bumalik yung ating ads, kaya sana lagi niyong supportahan yung channel na ito. Yung content naman kasi natin is more on experience, more on sharing ng mga experiences ko, kasi kung nakikita naman ninyo yung mga content ko is more on mental health awareness. Sinishare ko yung mga experiences ko, sinishare ko yung sa tingin kong makakatulong sa inyo, kung posible makatulong sa inyo, or posibleng makagaan ng kalooban ninyo if in case na nandun kayo sa sitwasyon na yun. So, yun. Kaya kung ikaw, aspiring YouTuber ba, so, kailangan mo lang pag-igihan, kailangan mo lang, alam mo yun, gawin kung ano yung sa tingin mong dapat. Gumawa ka ng mga videos na hindi nakakasakit sa ibang tao. Gumawa ka ng mga videos na, alam mo yun, yung sayong-sayo, yung matatawag mong sayo. At kapag nandun ka na sa point na nag-level up ka na, ginawa ka ng partner ni YouTube, huwag mong sayangin yung opportunity. Huwag mo akong gagayahin na hinayaan ko lang. And then ngayon, naghahabol na naman tayo dahil, syempre, nanghinayin tayo eh, nandun na tayo eh. So, yun lang guys, sa mga aspirant dyan na gustong magkaroon ng YouTube channel, gustong mag-upload ng videos, yes po, as long as na na-reach ninyo yung requirements, kikita ka, as long as naging maging masipag ka, yung engagement mo doon sa mga subscribers mo ay okay.
magiging okay din sa'yo yung biyaya. So, yun lang guys. Sana supportahan pa ninyo yung channel na to kahit wala ng ads. Para naman umabot tayo sa mundo, maibalik natin yung partnership natin kay YouTube. So, yun lang guys. Maraming salamat. At sa mga warriors mo, please, pa-support naman po. Thank you. Bye!